Israel, pinaghahandaan na ang matinding atake na gagawin ng Iran. Ayon sa Iran, sila ay gagamit ng mga drone at mga bagong sandata sa pagkakataong ito at dagdag pa ng kanilang supreme leader. Strong and complex attack ang kanilang gagawin. Naku po, mukhang delikado ang Israel nito, mga kababayan. Samantala, isang babae dinakip sa Iran dahil ito ay naka-underwear lamang sa publiko, which is isang malaking paglabag sa batas ng Estado. Bakit nga ba ito ginawa ng naturang babae? Tara, pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng yan, ay hinihiling ko pong i-like nyo na ang video ng ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Eto na nga, dinakip ang babaeng ito sa Iran dahil sa paghuhubad sa publiko, which is isang malaking disrespect sa kanilang religion at sa kanilang batas. Kumalat sa internet ang video nito at marami ang nagsasabi na ito raw ay aksyon ng pagpoprotesta laban sa gobyerno ng Iran. Ayon nga sa Twitter post na ito, ay masyado raw matapang ang babae sa kanyang ginawang pagpoprotesta. Pero tila mali pala ang mga headlines na kumalat dahil may nalaman ang gobyerno ng Iran sa tunay na kalagayan ng babaeng nakahubad sa publiko. Sa isang pangyayari na parehong nakakalungkot at nakakaantig, isang batang babae ang nakitang naglalakad sa loob ng kanilang campus na nakasuot lamang ng underwear, paikot-ikot at halatang balisa. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat na sa internet ang mga larawan at video niya na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa pag-aalala hanggang sa paggamit nito sa political na layunin. Sa likod ng insidenteng ito, may mas malalim pala na personal na kwento. Ayon sa Tehran Times, ang babae ay isang ina ng dalawa at bagong hiwalay sa asawa, kaya't dumaranas ng matinding emotional na hirap. Ang kanyang dating asawa na labis na nag-aalala ay nakiusap sa media at sa mga gumagamit ng social media na respetuhin ang kanyang pribadong buhay. Ngunit hindi siya pinakinggan. May mga nagbahagi pa rin ng kanyang mga larawan at video. At may mga grupo ng oposisyon na ginamit ito upang gawing simbolo siya ng pagtutol o protesta sa pamahalaan ng Iran. Nagamit nga ng mga grupong ito ang kanyang kalagayan upang gawing kwento ang kalayaan or oposisyon kahit ito ay malayo sa tunay na dahilan ng kanyang pinagdadaanan. Ayon sa Tehran Times, sa halip na bigyan siya ng dignidad at pagtuunan ng pansin ang kanyang kalusugan sa pag-iisip, ginamit nila ang kwento para palakasin ang kanilang panawagan laban sa gobyerno. Nagresulta ito sa naratibo na hindi tugma sa totoong sitwasyon at mas lalo pang nagpasiklab sa tensyon sa politika. Nagpaalala rin ang pangyayaring ito sa mga nangyari sa Iran noong September 2022 sa pagpaslang ng batang babaeng si Mahsa Amini. Si Mahsa Amini ay isang 22 years old na babaeng Iranian na naging simbolo ng mga protesta laban sa gobyerno ng Iran noong September 2022. Siya ay inaresto ng Guidance Patrol o Moral Police ng Iran sa Tehran dahil di umano sa hindi tamang pagsuot ng hijab na bahagi ng mahigpit na batas ng Iran tungkol sa pananamit ng kababaihan. Ayon sa mga opisyal, nakaranas si Amini ng heart attack at brain seizure habang nasa kustodiya ng mga otoridad at kalaunan ay namatay sa ospital. At dahil nga po sa kanyang pagpanaw, libu-libong Iranian, karamihan ay kababaihan, ang nagprotesta at tumawag para sa pagbabago sa kanilang bansa, lalo na sa mga batas na humihigpit sa kanilang mga karapatan at kalayaan. Ang mga protesta ay sumiklab hindi lamang sa Iran kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo na naging simbolo ng pakikibaka para sa karapatang pantao at kalayaan ng kababaihan laban sa mga mapang-aping patakaran. Pero ayon sa mga opisyal ng Iran sa ulat ng Tehran Times, ginamit ng mga banyagang grupo lamang ang kwento ng kanyang pagpanaw upang magdulot ng kaguluhan na nagdulot ng kawalang tatag sa ekonomiya at pagkawala ng maraming buhay. Sumailalim ang gobyerno ng Iran sa pandaigdigang kritisismo at ipinataw ng mga kanlurang bansa ang mga parusang ipinakita bilang suporta sa karapatang pantao kahit na ang mga bansang ito ay may hindi kanais-nais na pagkilos sa rehiyon. At ang insidenteng ito ay nagbubukas ng mata sa panganib ng maling impormasyon at politikal na paggamit ng mga personal na trahedya.
ayon sa librong Mirage of Shadows ni Mehdi Muhammadi na isang eksperto sa intelligence, ginagamit ang ganitong mga pangyayari bilang isang uri ng cognitive warfare o giyera ng pag-iisip kung saan sinasamantala ang mga emosyon at pagdududa ng tao upang palalimin ang hindi pagkakasundo. Sa social media tulad ng Instagram at X, nagiging madali ang paglaganap ng mga maling kwento, lalo na at marami sa mga Iranian ang aktibo sa mga platformang ito. Ang mga grupong may political na layunin ay sinasamantala ang mga ganitong pangyayari upang palalain ang pagkakahiwalay at hidwaan. Ang patuloy na manipulasyon ng mga grupong ito ay hindi lamang nakakasakit sa mga individual gaya ng babae sa kwento, kundi pati na rin sa kaunlaran ng bansa, ayon sa state media ng Iran. Sa ulat naman ng Euronews ay dinala na daw sa psychiatrist ang babaeng ito. At ito pa nga po ang isang nagbabagang balita. Naghahanda na ang Israel sa posibilidad ng panibagong pag-atake mula sa Iran matapos ang serye ng mga banta mula sa mga leader ng Iran na maghihiganti sila sa Israeli missile strikes noong nakaraang buwan. Una, tinanggap ng Iran ang mga pag-atake ng Israel noong October 26 na tila hindi masyadong seryoso. Ngunit sa kalaunan ay nagbigay ng babala si Ayatollah Ali Khamenei, ang pinakamataas na leader ng Iran. Sinabi niyang hindi dapat palakihin o maliitin ang pag-atake ng Israel habang pinag-iisipan nila ang kanilang tugon. Ngunit nitong Sabado, malinaw na nagbanta si Khamenei. Ang mga kaaway, maging ang Zionistang rehimen o ang Estados Unidos, ay tiyak na tatanggap ng matinding ganti. Ito ang sinabi niya na Tinagalog lamang natin. At dagdag pa ng kanyang chief of staff na si Muhammad Muhammadi Golpayegani, tiyak ang magiging tugon ng Iran at ito'y magiging matindi at masakit. Sinabi rin ni Major General Hossein Salami na pinuno ng Islamic Revolution Guard Corps na ang kanilang ganti ay hihigit pa sa inaasahan. Ayon sa Wall Street Journal, ang susunod na pag-atake ng Iran ay maaaring mas komplikado at mas maraming armas ang gagamitin kumpara sa pag-atake noong October 1. Posibleng isagawa ito sa pagitan ng eleksyon sa US sa Martes sa pag-upo ng bagong Pangulo ng Amerika sa Enero. May mga ulat na nagsasabing iniisip ng Israeli intelligence na posibleng manggagaling ang susunod na pag-atake mula sa Iraq, kung saan malapit ang Iran sa mga Shia militias na may hawak ng mga Iranian ballistic at cruise missiles. Mas maikli ang oras ng paglipad ng mga missiles mula sa Iraq kaysa mula sa Iran mismo. Ang naunang pag-atake ng Iran gamit ang missiles ay ganti sa pagpaslang ng Israel kay Hassan Nasrallah na pinuno ng Hezbollah noong September 27 na siyang nagpasimula ng kasalukuyang labanan. Ayon sa mga ulat, handa ang mga komandante ng Israel na mabilis na tumugon sa anumang bagong pag-atake ng Iran, lalo na't maraming air defense system ng Iran ang nasira noong October 26 dahil sa pag-atake ng Israel. At eto pa nga po ang isang nagbabagang balita, gagamit ng mga bagong armas sa pagkakataong ito ang Iran sa kanilang gante sa Israel. Ayon sa Wall Street Journal, inaasahang lalampas sa paggamit ng missiles at drones ang magiging tugon ng Iran. Bagamat hindi pa tiyak kung ang mga banta ay totoo o simpleng matapang na salita lamang, sinabi ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran noong Linggo na tiyak na maglulunsad ng bagong pag-atake ang bansa laban sa Israel. Isang araw matapos mangako ng matinding ganting aksyon ang kanilang kataas-taasang pinuno na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon kay Ali Fadafi na Deputy Commander-in-Chief ng IRGC, hindi maaaring idetalye ang mga plano ngunit tiyak na isasagawa ito. Iniulat ng Iranian Students News Agency na ang potensyal na pag-atake ay posibleng tawaging Operation True Promise 3, kasunod ng mga nakaraang missile strike sa Israel noong April at October. Noong Sabado, sinabi ni Ayatollah Ali Khamenei na ang Tehran at ang mga kaalyado nito sa rehiyon ay magbibigay ng matinding ganting aksyon laban sa Israel at sa Estados Unidos. Noong October 26, nagsagawa ang Israel ng pag-atake sa Iran gamit ang mahigit 100 fighter jets na tumarget sa mga pasilidad militar sa Iran na nagresulta sa pagpaslang ng 5 tao, kabilang ang isang sibilyan. Noong Linggo, inihayag naman ng militar ng Israel na nahuli nila ang isang espiya mula sa Syria na nagtatrabaho umano para sa Iran at napigilan ang isang binalak na pag-atake ng mga sinasabing network ng teroristang Iranian. Kinilala ang suspect bilang si Ali Suleiman Al-Asi
isang mamamayang Syrian na nakatira sa katimugang nayo ng Saida. Ayon sa pahayag ng militar, ang mga gawain ni Al-Asi ay kinabibilangan ng pangangalap ng impormasyon tungkol sa mga tropa ng Israeli Defense Forces or IDF sa lugar ng hangganan para sa posibleng mga aktibidad ng terorista ng nasabing network. Sinabi ng militar na ang operasyon ay isinagawa sa mga nakaraang buwan at si Al-Asi ay dinala para sa interogasyon sa Israel. Idinagdag ng militar na ang operasyong ito ay nakapigil sa isang hinaharap na pag-atake at nagdulot di umano ng pagkakalantad sa mga pamamaraan ng operasyon ng mga network ng teroristang Iranian malapit sa Golan Heights. Ayon sa Syrian Observatory for Human Rights na isang organisasyong tagapagbantay ng digmaan sa Britain, dati nang naiulat na noong July 19, isang mamamayang Syrian ang dinakip ng Israel. Sinabi ng grupo na ang taong ito ay nagtatrabaho bilang driver na nagdadala ng gatas papunta sa kabiserang Damascus at dinakip sa nayo ng Al-Razatiya. At ang pagkadakip nga ng ganitong klaseng mga tao ay isang malaking tulong para sa kampo ng Israel. Pero kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, magiging mas mabagsik na ba ang gagawing pag-atake ng Iran ngayon? Hashtag yes or hashtag no, please comment down below. And speaking of comments, shoutout po kay Sir Wilmer Peralta na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Maraming salamat po. Eto na nga, isang commander ng Hezbollah nahuli ng IDF. Ayon sa militar ng Israel, nahuli nila ang isang mataas na opisyal ng Hezbollah sa isang naval raid or operasyon sa tubig na isinagawa sa bayan ng Batroon sa hilagang bahagi ng Lebanon nitong Biyernes lamang. Ayon sa isang opisyal, nahuli ng kanilang mga special forces ang tao at dinala ito pabalik sa teritoryo ng Israel bilang bahagi ng isang special na operasyon. Iniulat ng State News Agency ng Lebanon na isang hindi kilalang pwersang militar ang dumating sa dalampasigan sa bukang Liwayway, sinalakay ang isang gusali sa malapit at nahuli ang isang tao bago bumalik sakay ng speedboat. Nagdulot ito ng galit mula sa mga otoridad ng Lebanon. Sinabi ng opisina ni Prime Minister Najib Mikati na inutusan niya ang kanilang foreign ministry na magsumiti ng reklamo sa UN Security Council tungkol sa naturang insidente. Sinabi rin na iniimbestigahan ng Lebanese Army at ng UN Peacekeeping Force na UNIFIL ang raid at hiniling ni Prime Minister Mikati na maglabas agad ng resulta. Ayon kay Lebanese Transport Minister Ali Hamiyi, maaring nilabag ng raid ang UN Security Council Resolution 1701 na nilikha upang tapusin ang labanan sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong 2006. Sinabi niya sa lokal na media, kung mapapatunayang naganap ang pagdakip sa pamamagitan ng naval landing, nasaan ang pagpapatupad ng Resolution 1701? Walang pahayag ang Hezbollah tungkol sa aligasyon ng Israel. Nakasabi ng grupo ang nahuling tao, habang sinabi ni Hami sa lokal na media na ang nahuli ay isang kapitan ng mga sibilyang barko lamang. May lumabas na CCTV footage online na nakumpirma ng BBC na kuha sa Batroon na nagpapakita ng grupo ng mga sundalo na kasama ang isang taong bihag habang naglalakad sa pagitan ng ilang gusali. Nagbigay ng kaunting detalye ang militar ng Israel tungkol sa operasyon, pero sinabi nila na ang unit na kasama rito ay ang Shayetet 13 na isang Marine Commando unit na dalubhasa sa pagsasalakay mula sa dagat patungo sa lupa. Ang Batroon ay isang bayan ng mga Kristiyano sa hilaga ng Beirut ay hindi gaanong naaabot ng mga operasyong militar ng Israel sa Lebanon. Karaniwang nakatuon ang mga operasyon sa timog ng bansa sa Bekaa Valley sa Silangan at sa mga timog na suburb ng Beirut. Mahigit 2,200 katao na ang napaslang sa Lebanon mula nang magsimula ang paglusob sa lupa ng Israel noong September 30. Sinabi ng militar ng Israel na 38 sundalo na ang nasawi sa Lebanon sa panahon na ito. At eto pa nga po ang isang nagbabagang balita. Iran maglalabas pa ng mga bago at matitinding armas sa kanilang planong pagsalakay laban sa Israel. Ayon sa mga opisyal ng Iran at Arab, naghahanda ang Iran ng isang pag-atake sa Israel na gagamit ng mas malakas na warheads at iba pang mga armas na hindi pa nila nagamit sa naunang dalawang pag-atake sa Israel. Ito ay ibinahagi nila sa The Wall Street Journal. Ayon sa isang opisyal ng Egypt
nagbigay babala ang Tehran sa Cairo na magiging malakas at komplikado ang kanilang tugon sa airstrikes ng Israel noong October 26. Ang mga airstrike na ito ay isinagawa bilang ganti ng Israel sa ballistic missile attack ng Iran noong October 1. Sinabi ng isang opisyal ng Iran na dahil sa pagkasawi ng 4 na sundalo at 1 civilian mula sa kanilang hanay, kinakailangan nilang tumugon. Ayon sa ulat, ang mismong militar ng Iran ang lalahok sa mga operasyon na kakaiba sa mga missile attack noong April 13 to 14 at October 1 na isinagawa ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Sinabi ng opisyal na tututok ang pag-atake sa mga military site ng Israel nang mas agresibo kaysa dati at posibleng gamitin ang teritoryo ng Iraq para maglunsad ng mga projectile. At eto pa nga po ang isang matinding balita, Supreme Leader ng Iran nagbigay ng warning hindi lamang sa Israel kundi damay pati ang Amerika. Narito po ang buong ulat. Binalaan ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei ang Israel at Estados Unidos ng matinding ganting aksyon dahil sa mga ginagawa nila laban sa Iran at sa mga kaalyado nito. Ayon sa ulat ng state media ng Iran, ginawa ni Khamenei ang pahayag noong Sabado habang kausap ang mga estudyante bago ang anniversary ng pag-takeover ng mga hardline na estudyante sa embahada ng US sa Tehran noong 1979, isang pangyayaring nagpatibay sa matagal ng hidwaan sa pagitan ng Tehran at Washington na nagpapatuloy hanggang ngayon. At eto nga po ang sinabi ng Supreme Leader sa kanyang speech, Tagalogin na lang po natin, ang mga kalaban, maging ang rehime ng Zionist o ang Estados Unidos, ay tiyak na makakatanggap ng matinding ganti para sa kanilang ginagawa laban sa Iran, sa bansang Iran at sa resistance fronts. Ang resistance front po mga kababayan ay tumutukoy sa mga grupong kaalyado ng Iran tulad ng Houthis ng Yemen, Hezbollah ng Lebanon at Hamas ng Palestine. Hindi niya ipinaliwanag kung kailan o gaano kalawak ang posibleng gagawin nilang pag-atake. Dati nagbigay si Khamenei ng mas maingat na pananaw, sinabing pag-iisipang mabuti ng mga opisyal ang magiging tugon ng Iran at dapat daw ang pag-atake ng Israel ay hindi dapat palakihin o maliitin. Ito ay matapos ang pag-atake ng militar ng Israel noong nakaraang linggo sa mga base militar sa Iran na tumama sa humigit kumulang 20 locations sa loob ng ilang oras lamang sa mga lugar ng Ilam, Khuzestan at Tehran. Noong Sabado, nakipagpulong si Khamenei sa mga estudyante sa universidad para sa pagdiriwang ng Students' Day. Ang okasyong ito ay alaala ng insidente noong November 4, 1978 kung saan nagpaputok ang mga sundalong Iranian sa mga estudyanteng nagprotesta laban sa pamamahala ng Shah sa Tehran University. Mainit ang pagsalubong ng mga tao kay Khamenei at sila pa nga ay sumisigaw na ang dugong nasa aming mga ugat ay handog para sa aming leader. Ipinangamba naman ngayon ng mga tao ang patuloy na pagtaas ng panganib at eskalasyon ng digmaan. Sinabi ng Israel na ang kanilang airstrike sa Iran noong October 26 ay tugon lamang sa mga malaking ballistic missile attack ng Tehran noong October 1. Ang pag-atake ng Iran na gumamit ng humigit kumulang 200 missiles ay isinagawa matapos ang mga pag-atake ng Israel sa mga nakaraang buwan na nagdulot ng pagpaslang sa mga leader ng Hezbollah, Hamas at mga kasapi ng militar ng Iran. Nagbabala ang Israel sa Iran na huwag gantihan ang kanilang pag-atake. Habang sinabi naman ng Tehran na bagamat hindi nila nais ng digmaan, ay talagang tutugon sila sa ginawa ng Israel. Nagbabala si Lieutenant General Hersi Halevi na hepe ng militar ng Israel na kung maglulunsad muli ng missile barrage ang Iran laban sa Israel, handa silang tugunan ito ng matindi. Sinabi niya na may mga target na inihanda sakaling kailanganin itong gawing muli. Ang anumang karagdagang pag-atake mula sa alinmang panig ay maaring humantong sa mas malawak na sigalot sa naturang rehiyon. At maging ang buong mundo ay siguradong madadamay po sa gulong ito na mas lalo pang naging tensyonado ngayon dahil sa mga labanan ng Israel sa Gaza at Lebanon.